Magbalang tugbatin mga ka-YouTube. Ito na naman ang inyong Kuya Cesar at welcome sa Service TV. So dito pa rin ako sa lugar ng Eco Park, Lamesa Dam. At sa videong ito ay ating pag-uusapan naman ang tungkol sa paano malalaman na posibleng magkaroon ng anak na bingi sa hinaharap. Ang topic natin sa video ito ay tungkol naman sa posibleng pagkakaroon ng anak na bingi sa hinaharap. Ibig sabihin, hindi pa ipinapanganak ay pwede mo nang malaman na magiging bingi pala ang magiging anak pagkasilang niya. Narito ang ilang mga posibleng maging dahilan kung bakit magiging bingi ang isang bata. Una, kapag ang nanay ay nagkasakit ng tigdas habang pinagbubuntis ng bata, 90% ayon sa mga dalubhasa ang posibilidad na maging bingi ang ipinapanganap ng bata pag ang nanay ay nagkasakit ng tigdas. Ibig sabihin, sa 100 nanay na magkakasakit ng tigdas, sigurado 9 na po sa kanila ay manganganak ng bingi o bingi ang magiging anak nila. Isa ang misis ko sa naging biktima ng sakit na tigdas, kaya kami nagkaanak ng bingi. Dahil noong mga panahon na yun ay hindi pa gaanong natutuklasan ang epekto ng tigdas sa nanay na buntis. Unlike ngayon, may mga aparato na at may mga medisina na pupwedeng makapagligtas sa bata laban sa pagkabingi. Pero siyempre, ang pangunahin pa rin ay ang pag-iingat kapag nagbubuntis ang nanay. So, yun ang ating paalaala sa mga nanay na nagbubuntis. Ingatan ninyo na kayo'y magkasakit ng tigdas dahil malaki yung posibilidad na maging bingi ang magiging anak ninyo. So, huwag naman sana. Pangalawa, kapag nagkasakit ang nanay at uminom ng gamot na hindi resita ng doktor, ito'y napag-aralan natin nung nakaraan sa ating video. Subalit, ito ay isa sa mga posibilidad na pwedeng maging bingi ang magiging anak ng isang nanay kapag siya ay uminom ng gamot na hindi inirisita ng doktor doon sa panahon na siya ay nagkasakit habang siya ay nagbubuntis. Kaya dapat talagang maging maingat at hindi basta umiinom ng mga anumang gamot. Ito na, nanay, ate, tita, huwag po kayong basta iinom ng gamot na hindi resita ng doktor kapag kayo ay nagkasakit. Kung alam ninyo na kayo ay buntis, huwag po. Parang awa nyo na. Kasi baka maging dahilan yan ng pagkakaroon ninyo ng anak na bingi. At dapat ninyong gawin, magpa-check up kayo sa doktor para malaman ang sakit. Siyempre, para maresitahan kayo ng tamang gamot. Minsang pagkakamali ay magdudulot ng kapansanan sa magiging anak. Kaya ingat-ingat po pag may time. O hindi lang pag may time, ingat-ingat kayo all the time. Hindi lang para sa safe ninyo, kundi higit sa lahat para sa safe ng magiging baby ninyo. Pangatlo, kapag ang nanay ay naaksidente habang ipinakubuntis ang bata, isa pang mga pangyayari na huwag sana mangyari sa mga nanay na nagbubuntis. Ingat po. So, pang-apat, yung hereditary o yung namamana. Actually, napag-usapan na rin natin ito nung nakaraan. Subalit, mas maganda na ating balikan para at least mapaalalahanan tayo muli. Ito yung mga pamilya na may mga sakit o kapansanan na namamana. Pero bago yan, trivia muna tayo. Pampa good vibe lang ba? Pampakalma. Ito yung usapang paniniwala o siyensya. Kung ano ang sa palagay ninyo. So pwede kayong mag-comment dito sa ating channel kung ano sa tingin ninyo itong ating trivia ngayon. Basta no bad words lang kung magko-comments kayo. Walang galit, walang anger, walang kumbaga walang pikon. Kumbaga magbigay lang kayo ng inyong komento doon sa maayos na pangungusap.
Ibig sabihin kung ano ang palagay nyo, eh yun na yun. Okay lang yun. Ang tanong, ang hereditary ba ay sakit puso pa? Yun ang ating trivia. So, kung meron kayong, kung gusto nyo mag-react, mag-comment, basta okay lang yung ano, sagot nyo. Ano, magagandang words lang. Kung hindi man kayo paburo, ano, eh basta sa maayos lang na usapan o na mga pananalita. Punta muna tayo sa bayang pinili ng Diyos, ang mga Israelita. Mula sa panahon ng mga patriarka, Abraham, si Isaac, si Jacob, hanggang sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Kapag ang isang tao ay may lumang sakit tulad ng kitong, pagdudugo o pagkabaog, iyan daw ay tanda ng pagiging makasalanan at sumpa. Yun yung kanilang paniniwala. Tulad ng mga kitungin, bawal silang makisalamuha sa mga tao. Kaya sila ay nakatira sa mga liblib na lugar dahil nakakahawa. So, di ba yung mga kwento doon sa Bible na yung mga kitungin ay doon nakatira sa mga isolated place kasi hindi nga sila pwede makisalamuha dahil sila ay nakakahawa ng kanilang sakit. Pero bukod pa roon, ang paniniwala ng mga Israelita ay yun ay bunga ng kanilang kasalanan. Kaya yun ay sumpa ng Diyos sa kanila. So, gayon yung kanilang paniniwala. Punta naman tayo sa siyensya. Ayon sa mga dalubhasa, may sakit na nakakahawa kahit sa hindi niya kapamilya. Tulad ng ketong, ng TB, at iba pa. At ngayon, ang COVID. Ayon sa pananaleksik ng siyensya, case-to-case basis ang basihan. Halimbawa, sa dugo o sa lahi o sa hangin, tulad ng COVID. Kayo, ano sa palagay nyo? Mahirap pinapaniwalaan, pero totoong parehong may basihan. Sa ating pagtatapos, kung ano man po yung inyong opinion, ay iginagalang po natin yan. So, okay lang mag-comments para lalong lumawig yung ating kwentuhan. So, igagalang natin kung ano yung inyong mga palagay. Ang pinakamaganda ay ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay kasi siya po ang nagbigay ayon sa kanyang kalooban at layunin kung ano tayo ngayon at maging yung mga ipanganganak pa. Hanggang sa muli po, salamat sa inyong panonood sa ating mga video. So patuloy lang po kayo mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga interesting at informative na topic. So, yan po yung topic ngayon sa video na ito, kung paano malalaman na posibleng magkaroon ng anak na bingi. So, parang may relevant doon sa una na isa nating video tungkol doon sa nagiging sanhi ng pagkabingi. So, yan. Parang mayroon siyang pagkaka-compare doon. So, balit ito naman ay makikita. Okay, ito yung nangyayari at mangyayari doon parang sa hindi pa dumarating. Makikita mo na mangyayari, may posibilidad na mangyari yung mga bagay na may kaugnayan doon sa pandinig ng isang ipanganganak na bata. So muli, salamat sa inyo mga ka-YouTube at patuloy kayong mag-ingat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. So, bye-bye, God bless you. God bless you.